Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat, no, dito sa New Zealand. Nakapangako ako kahapon na ituloy ko niya at mag-alay ihandog ko itong awit sa inyong lahat, no, kasi nabitin tayo kahapon at yung sinabi ko hindi doon sa istasyonan ng Planet FM, dito tayo sa istasyonan ng Golden Guide. Biro lang pala mga kaibigan, hindi ito istasyonan, bahay ito, no, niya, meron lang akong mga equipment dito, kunti na maaring makabigay din kahit dito wala na sa Planet FM, makabigay pa rin ako ng mensahe sa inyo, no? Meron tayong microphone, pang vintage to mga kaibigan, no? At awitin ko mga kaibigan, no? Ihandog ko sa inyong lahat, halo-halo to. Merong English, merong Tagalog, merong Cebuano. Kaya baka nagtataka yung mga kasamahan ko dito sa Auckland na malapit na mga alas 12 na wala akong trabaho mga kaibigan. No? Wala akong trabaho bukas. Sunod bukas, sunod linggo, naghintay pa ako sa visa nga ma-release mula sa immigration. Na awitin ko muna, no? Maganda to mga kaibigan. Kaya di, doon sa Planet FM, wala may echo dito. Pwede ta mag-echo dito. Testing? Ha? Huwag mong kalimutan ang Panginoong Diyos habang buhay pa tayo. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Maganda ba mga kaibigan? Yan ang sampun. Meron tayong kunting maliit na microphone mixer, no? Oh, mixer. At salamat na parang tinamad niya ako pero nakapangako man ako niya sorry lang kasi nagsabi ako bukas ibigay ko niya. Kailangan tayong magsabi din bukas pagkaloob ng Panginoon kasi hindi natin alam ang ating buhay, no? Hindi tayo bukas isama natin pagkaloob ng Panginoong Diyos kasi hindi natin hawak ang ating buhay na sorry kasi medyo malimutin ako. Kailangan talaga, no? If we would like to see something for tomorrow, it is good. I will do it tomorrow by God's grace because we don't know yet what will happen to us tomorrow. Yan mga kaibigan, no? Mga kaibigan, awitin ko muna, no? Itong awit na mga Cebuano, Cebuano lang muna mga kaibigan, no, gabi naman din sa Pilipinas ngayon, parang alas 7 na yata o alas 8 diyan sa Pilipinas. Dito sa New Zealand, malapit na ang alas 12. Yung sinabi ko, wala mang trabaho bukas, mga kaibigan, ha? Kasi kagabi din, matagal akong nakatulog at matagal din akong gumising, mga alas 11 na yata, no? Kasi wala mang trabaho. Na mga kaibigan, awitin ko, itong awit, mga Cebuano, mga 1985-86, napakinggan kong magaganda mga Cebuanong awit, no? Talagang kasama, merong with anointing ba, no? Anointed, merong anointed, o anointing, o anoint. Yung, ano ba, yung, basta Tagalog, sa Cebuano pa, dinihugan ba, doon ay dihug ang mga kanta, no? Na kahit matagal na yon mga himnal, pero maganda pakinggan, no? Sa mga Cebuano, Cebuano lang muna, kasi 1980s, mga 86, napakinggan ko to at kinakanta ko
87, 88, 89, nabalik kong awit 90, mga 97 hanggang 2000. 2000 at 2007. Pag 2007, 2008, doon ako sa Dubai na hindi ko na naawit yung mga magagandang mga Cebuanong awit, mga himnal. At nakalimutan ko, sinubukan kong inawit dito, no, paulit-ulit. Buti na lang na-recall ang iba mga kaibigan, no, yung medyo baka meron kulang na mga stanza, no, yung kapag ni-memorize mo itong himnal na Cebuano, pwede i-ano nyo sa private o messenger, no? Kasi yung iba, nakalimutan ko talaga. Salamat na lang na recall ang iba. Maganda, maganda pakinggan. Sa mga kaibigan ko, mga Cebuano, no? Mga higala na kong mga Cebuano, nindot ning kantaha kay Ato Gini. No, sorry muna sandali mga Tagalog ko mga kaibigan. Nag-Cebuano ako, pero sila makaintindi din mga Cebuano doon sa Cebu kasi lahat ng mga teleseries sa TV, ABS-CBN, na close naman kang ABS-CBN, TV series sa Channel 7, sa RGMA o GMA, mga Tagalog man, maunang yun ang dahilan, mga Cebuano, makaintindi. Pero kayo lang, mga Tagalog, medyo mahirapan kayo sa aming dialect maintindihan. Kahit magtagalog ko dito, mga Cebuano, makaintindi man. Amone, mga kaigsunan, ako sa ning awit to ning awit na nindot kay ni, kay makapahinumdum ka na to, no, labi nagmalayo, tas ginoong, nihunong, tas pagpangalagad sa Diyos, delikado na. Akong auhag ug tambag, padayon tas pagalagad sa Ginoo. No? Akong awiton ang naisip ba nimo? Nalimtan ni nako kay 2007 o 8. Wala na ko'y kanta-kanta ni mga kantaha. Niabot na lang ko dire sa New Zealand. Pero yun akong limuta. Ya, giswaya lang yun ako kanta-kanta na na-recall mga kaigsunan. Na mga Tagalog, awit lang muna ito sa mga Cebuano, no? Akong awito ni kay na ako'y mga kamag-anak ng mga parinti, no? Dili man niya ang ipamugos ni mga pundo kusikta mga kaigsunan o reliyon, no? Huwag mukuyog na to, salamat to, huwag dili. Lailain man tag mga pagsabot. Pero ako, ipaningkamutan sa mga ko nga di sabta maayong di tamusunos balang kasulatan. No? Ako nga wito mga kaigsunan ang ang uluhan naisip ba nimo? Nya, ako ning timplahan gamay o iko kay sa istasyonan wag iko-iko dito. Nya kining atong mixer na man iko butangan ato gamay aron mo. Medyo na atas karaoke, no? Kini na nagamay, no? Mga kaigsunan, ako nga wito ng naisip ba nimo ang naisip ba nimo ang bili? Naisip ba nimo kung ikaw mawala? Bisan pagkalibutan maimo og tingali karon alayo na ikaw. Naisip ba nimo ang bili? Imo pang ibaylo ang dayong kalipay.
Naisip ba ni mo ang bili? No? Nindot ka ng kata kay sabag o pa ko des Ginoo niya naminaw ko na makahatag yun og dakong mensahis kinabuhi sa tao. No? Naisip ba nato ang bili? No? Kay di watay huna-huna patuyang ta sa bisyo kasalanan na bililhon pa ang imong kalag og espiritu. Moinong dami ang Ginoo na naog din sa yuta, nagpakatao aron mutubos ka nato, muluwas ka nato. Ang atong parte pagdawat kaniya na ingon Ginoog manuluwas o agaon sa atong kinabuhi. Ang bisyo, no, kutong sumahimo, biyaan, unungon, yawa man kay mahimo niya na kung huwag tabang sa Ginoo. Muna mga yutag tabang o uban sa lamdag si Espiritu Santo. Ang isunod na kong awit, mga kaigsunan, no, mga Tagalog, Sibuano lang muna aking kantahin, no, para sa aking mga kapwa Sibuano sa Cebu. Ang sunod na awit, no, uluhan og
gikan sa yanang sasala. Nindot ning kantaha mga kaingsunan. Gikan sa yanang sasala. Ako gikuha na Jesus. Gikan ni atong kadulom ug ni Kristo giagak ako. Ug magkaluoy na Jesus nagmawis sa kong kalag. Gikan sa pagkapukan, gibangon niya ko. Gikan sa iyan ang sasala, ako gikuha na Jesus. Gikan niya atong kadulom ug ni Kristo giagak ako. Dugay na siyang nagatawa, samtang ako naisalag. Og sa aming tuon ako, iyang gipasaylo. Gikan sa yan ang sasala, ako gikuha na Jesus. Gikan mi tong kadulom ug ni Kristo giagak ako. Gikulunahan siya tunog, giroganggo gitamay siya. Sa kasakit o kabangis, iluwas niya ko. Gikan sa yan ang sasala, ako gikuha na Jesus. Gikan niya tong kadulom ug ni Kristo giagak ako. Ug ni Kristo giagak ako. Hinaot nga atong tangtangon ang iko. Inaot nga na panalinginan mo ato mga kaigsunan ng mga Cebuano, mga Tagalog, usa na lang ka Bisaya o duha, adalawa. Ang sunod nga kanta, sakalit lang. Maglisod ko kay taas ning may pagka taas og tono. Kinabuhi
Kaigsunan nga di na dili man nato hawak no sa Tagalog pa hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan babawiin ang hiniram nating buhay, no? Atong kinabuhi wa ta kibaw kung kanus abawiin is Ginoo, bawi o bawion na gikan kanato nga sakalit lang ang Ginoo magabawi. Nindot nga mangandam ang tao og mohunong siya sa dautan ng mga buhat. Inya ang mga duha pa, mga Tagalog, no? Dalawa pa ang natira. Sunod, mag-awit kong Tagalog. Maganda itong mapakinggan din ninyo na mayroong magandang mensahe. Sibuano lang muna, no? Karun aku nagmalipay, taas. Karun aku nagmalipayon sa tibuok kong kinabuhi. Kay nalawat ko ang saad sa manluluwas na moya kong bahandi. Sakit di ko lingipon, mga pagtamay akong pahiyuman. Dito sa langit akong sugaton, sa malipang tinog sa pagdaon. Kinabuhi
ihatag sa Ginoo bahandi kusog inya man ang tanan palayong ayaw kaluya kay dito niya may gantika busas nga ang mga pagsulay sa ngalan ni Jesus makadaog ka. Karun ako nagmalipayon sa tibuok kong kinabuhi. Kay nadawat ko ang sad sa manluluwas nga moya kong bahandi. Kasakit di ko lingiyon mga pagkamay akong pahiyuman. Dito sa langit akong sugaton sa malipang tingog sa pagdaon. Kinabuhi, ihatag sa Ginoo, bahandi kusog, iyaman ang tanan, padayon ayaw kaluya, kay dito niya may gantika, busas na nga ang mga pagsulay, sa ngalan ni Jesus, makadaog ka. Kinabuhi, ihatag sa Ginoo, bahandi kusog, iyaman ang tanan, padayon ayaw kaluya, kay dito niya may gantika. Busas na nga ang mga pagsulay sa ngalan ni Jesus makadaog ka. Sa ngalan ni Jesus makadaog ka. Nindutong kantahan mga kaigsunan, no? Mga karaang Cebuanong awit niya, isunod na ko, last na lang ning Cebuano, isunod na dakin na ko po ang Tagalog. Buti na lang mapakinggan din sa ating mga kapwa OFW, kapwa Pilipino dito sa Auckland, sa New Zealand, mga kaibigan, no? Mga Cebuano, isunod na ko ning Bisaya, no? Cebuano, inya ang original ini si Dr. Joy Bindoy. Ang title Ang Diyos Mayo. Siya may original ani niya, nakakopya ko sa iyan kani palit man ko og tip sa una dugay na mga 1990s. Murag 97, mga anak agad, 98 ba? Naka... Nakakopya ko inya akong gi-MP3 kay tip naman to sa una, na MP3. Niya, ako ning awiton ang title, Ang Diyos Mayo, no? Mga kaigsunan, niya, sa akong balikon, ang original nini si Dr. Joy Bindoy, isa po ka magwawali diha sa Murag Mandawi, mantingali ni siya niya, connected ni siya sa mga pulis. Mao ni siya ay murag mumay-may sa mga madakpan sa mga kining nagdag, mga drugas, mga kaigsunan, no? Si Dr. Joy Bindoy, inya magwawali po ni siya. Muna akong gingon nga, murag siya ay muwali ni nang madakpan sa mga poser, no? Akating mga user pod.
My name is Yuki. I would like to thank a friend of mine, brother Tony Mulan. Your ukulele is very useful in my ministry. Brother Joel, sorry that the guitar that you had given to me, I left in Christchurch because bulky, and I have a lot of things when I move from Christchurch and move here in Auckland. And thank you also, brother. Salamat, Dong Joel. Walang nako madakay daghang kay kog gida niya. Kinilang akong gikuan kang brother Tony Mulan usa ka Scottish nga iyang gi-offer ni, no? Thank you very much, brother Tony Mulan. God bless you more. Og Dong Joel, hinaut ang Ginoo magdugang kanyang panalangin diha sa Christchurch. Magpadayon sa pag-alaga sa Ginoo, kamo si Inday Rosalyn o sa inyong mga anak. Nya, ako isunod mga kaigsunan, ang Diyos maayo kang akong sublion, kang doktor, doctor of divinity ni siya kay ang iyang ministerial murag 4 years mantingali og nagdoctorate po siya. Gitawag po siya doktor. Niya connected ni siya sa mga pulis diha sa kalimot ko Region 7 o mura Region 7. Ang title, Ang Diyos Maayo. Ang Diyos maayo kaayo, awitan ko siya, daikon ko siya. Ang Diyos maayo kaayo, awitan ko siya, daikon ko siya. Busa simpahon halaran, yuk buwan nugalagalan, ang putling at Diyos ugbalaan. Sununtuhan ang pulong niya, panalangin ni hatag niya, awitan ko siya, daigon ko siya. Ang Diyos maayo kaayo, awitan ko siya, daikon ko siya. Ang Diyos maayo kaayo, awitan ko siya, daikon ko siya. Busa simbahon halaran, yuk buwan no kalagaran, ang putling a Diyos og balaan. Sununtuhan ang pulong niya, panalangin ni hatag niya, awitan ko siya, daikon ko siya. Usa simbahon halaran, yuk buwan no galagaran, ang putling a Diyos ug balaan. Sununtuhan ang pulong niya, panalangin ni hatag niya, awitan ko siya, daikon ko siya. Awitan ko siya, daikon ko siya. Awitan ko siya, daikon ko siya. Ang Diyos maayo,
nga bisan sa atong pagkadautan. Siya nagpaabot kung kanusa kita mubalik ngadto kaniya. Ang Diyos maayo, mga kaigsunan, no? Maayo kayo nga bisan pa sa iyang kayo, nagwali siya sa kalibutan. Mabasa nato si Ebanghelyo ni San Mateo, Kuluhan 4, tudling 17, di ba, mingong Ginoo, paghinulsol ka mo, kay ang gingharian sa Diyos, haduol na. Tamaw na, mga kaigsunan, nga di siya gusto nga malaglag ta, mahinungdan, nagwali po ng Ginoo nga maghunong ta sa itong kasalanan, kay ang gingharian sa Diyos, haduol na. Maayog yun kay ang Ginoo. Hinaot nga ayang kayo atong suklian sa atong pag-alagad kaniya adlong Domingo o Sabado sa mga Sabadista, simbahong yun atong Ginoo, mga kaigsunan. No? Ang ubang mga pundok, wa tingali makatigom tungkol sa COVID, namahay mo na natasod sa balay. Ini akong isunod ang Tagalog, no, mga kaibigan kong mga Tagalog, sa inyo din to, mga kaibigan, ang title, Alipin. Maganda to. Ang title, Alipin, mga kaibigan. Sa pangalan mo, Jesus,
patuloy kong sasambahin. Tutuyan mga kapatid ay dati ay alipin tayo ng kasalanan. Sinunod natin si Satanas at salamat sa Panginoong Diyos nagbigay sa atin ng kapayapaan at kalayaan. At ngayon hindi na tayo alipin ng Diablo, kundi ay alipin tayo ng ating Panginoong Diyos. No, purihin natin siya at sambahin. At salamat na hindi na tayo nanatili sa kamay ng Diablo, kundi nandito na tayo sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Amen. Jesus, narito ang buhay ko, aking inaalay ang lahat para sa'yo. Kahit ako'y dinararapat, maging alipin mo sa pangalan mo, Jesus, patuloy kong sasambahin. Maglilingkod sa'yo katulad ng isang alipin, 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 alipin. Balik. Salamat. Salamat sa Panginoong Diyos. Sana na-bless ang ating mga kapwa Pilipino, kapwa Kristiyano, kapwa OFW dito sa Auckland. Sa inyo to mga kaibigan, Tagalog, no? At isunod ko ang English, mga kaibigan, ang title, In the Beginning. Ang original nito si Victor Wood, no? Kilala na kayo na si Victor Wood, mga kingsunan. Nag-meet me sa 2012, no? Na-meet ko si Sir Victor Wood. Na-meet ko at nagkausap kami, sinabihan ko na meron akong minus one sa kanta mo, Sir Victor. Nagkausap kami, hindi pala siya ang composer, iba. Binigay daw sa kanya, niya, hindi niya kilala, no? Baka binigay lang ang lyrics at saka yung tuno, yung minus one, o basta hindi siya ang original. Niya, baka mga kapatira nating mga sabadista kasi mayroong mang mensahe din sa ikapitong araw nagpahinga ang Panginoon Diyos. Totoo man din yun, ako wala akong tutol sa mga kapatira nating sabadista na magsamba sa Sabado, no? At hindi, ang ayaw ko lang na jasminta lang na ang nagsamba sa araw ng Linggo wala ng kaligtasan. Salamat sa Panginoong Diyos na mayroong mga tao na sumamba sa Panginoong Diyos, hindi lang sa araw ng Sabado, kundi Linggo, na gusto yata din ang mga sabadista i-monopolize ang Christianity religion, na hindi natin i-monopolize yan, no? Hindi tayo mag-agawan ng mga membro o mga tauhan, magtulungan tayo, no, mga kaibigan? Na meron man din yan sa aklat, sa banal na aklat na magtitipon sa unang araw, na unang araw, Sunday din, no? Nagkataon lang na ginamit natin ang kalendaryo sa Roman calendar, no? Pinangalanan nilang Sunday, araw ng araw, Monday, araw ng buwan,
na sa mga pagan gods, sa mga Romano, na wala na tayong magawa kasi na-impluensahan naman ang ating mundo. Kasi na Roman Empire niya sila, ang last empire, ang kalendaryo nila nagamit sa buong mundo. Na mga kaibigan, isunod ko ang In the Beginning ni Sir Victor Wood. Maganda to mga kaibigan. Inya, may pinayuhan ko kasi si Sir Victor Wood palagi nang nagtabako, no? Nagtatabako, baka nang nag-smoking. Inabihan ko nga, huminto ka na sir sa pagtatabako mo. Na walang imik, parang nagalit konti, pero hindi naman niya inalatang nagalit siya. Pero tama mo yung sinabi ko. Sinabihan ko nga, tumigil ka, sayang yung boses mo, baka masira yan dahil sa tabako. Na iwan ko lang tumigil ba. Kasi ngayon, nag-announcer na sa radio station sa mga kapatira natin na umanib sa mga iglesia ni Kristo na tinayo ni Igsoong Felix Manalo. Announcer na siya sa Agila. Istasyon na ng Agila sa Manila. No? Nakan awitin ko mga kaibigan. Ang title, In the Beginning. In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the sea. God created the moon and the stars, the land, the birds, and the trees. And make all creatures that live on this world, and design them to live by his plan. Then who is dead, the Lord sanctified the 7 days for man. Molded by the image of the Maker, man has dominion over all. But because he was nothing merely a human, he was stumbled, he was found. In the beginning, the world was just, perfection was there to Adam. So pray and believe him, the words of the Holy Lord, and we will have perfection again. Molded by the image of the Maker, man has dominion over all. But because he was nothing, merely a human, he was stumbled, he was found. In the beginning, the world was just, perfection was there to Adam. So pray and believe him, the words of the Holy Lord, and we will have perfection again. Yeah.
Yes, in the beginning, God created the heaven and the earth. No, dito nagtatapos ang ating aking kanta, mga kaibigan, mga Cebuano, mga kaigsuunan, no? Hinaot ko nga na panalanginan mo sa awit nga akong gisaad kahapon kay mubo kayo ang panahon. Mga kaibigan, tinupad ko ang aking sinabi kagabi na ituloy ko hindi doon sa Planet FM kundi dito sa aking tinirahang bahay. Meron man tayong nabili na sikanhan na bang vintage na microphone, stainless to, no, mabigat mga kaibigan. Sana na-bless kayo mga kaigsunan na panalanginan kamo sa akong gikanta, mga kaibigan ko, mga OFW, mga kapatid sa panampalataya, kapwa Kristiyano, kapwa OFW, kapwa Pilipino, sana na-bless kayo sa aking kinanta sa gabing ito, na alas 12:31 na ang iba mga nandito sa New Zealand natulog na kay bukas mayroon silang trabaho. Na sinabi ko na wala makong trabaho bukas, na tinupad ko lang sinabi ko, baka babawiin ang aking buhay na hindi ko natupad ang aking pangako kay kahapon hindi ko nakasabi na ituloy ko bukas niya, wala, hindi ko sinabi na pagkaloob ng Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, na binigyan mo akong pagkataon at ikaw nang bahala sa aking buhay na maging alip, tunay na alipin, maging lingkod sa iyo, no? Yung mga kaibigan, kasi ang aking mga lulo, sa akong ama, akong lulo Juan, ang akong amahan, pangalan Pilipi, no, pangalan ng mga apostol ng Panginoong Hesus. Side naman sa aking ina, lulo ko din tinawag Pedro na lalo ng apostol, mga kaibigan. Salamat ko na ang kanilang apo na ako naging alipin ng Panginoong Diyos. Sana pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Paalam sa inyong lahat. Magandang gabi po o sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Dito na lang ako. No, God bless us all. Amen.